the most hanap ko ako ano lumabas ba yan ay no ganyan bugok na talaga siya sa loob. Plus, ewan. Ang kapal eh. Ang kapal na siya. Ay! Shit. Bakit ni black ba? Ay, naku. Ang baho niya guys, promise. Itong video na to, hindi ko na magagawa. Ang gara ng amoy. Hindi ako. Nakukuyuros ako kay Cara David talaga. Kasi idol ko yun. Kaya ginagawa ko yung mga ginagawa niya. Ah, ayun. Yes. Sana magtuloy. Okay. Sana okay. Ayun. Kahit yellow na siya, kahit yellow pa siya, may amoy talaga. Tsaka, ayun. Grabe. Siya. Tumakbo. Okay. Ah, grabe ang amoy. Cara David, Cara David. My idol. Ay. Last. Baho. Kaya pala yung sinabi niya sa interview niya. Talagang, ay. Ang bibingkang Abnoy ay nakilala sa lugar ng Pateros at Laguna. Ito ay tinuturing na isa sa exotic food ng mga Pilipino. Maraming paraan sa pagluto ng bibingkang Abnoy, pero sa ngayon, magluto muna tayo ng simple at para lang tayo nagluto ng omelette. Pinagsama-sama ko lang dito yung mga ingredients. Naman ito guys ay para lang tayo gumagawa ng torta. Check natin. Ako. Umaalangakaw talaga yung tamo. Yeah.
And now is done our bibingkang abnoy. Okay guys, at medyo magpapatumpik-tumpik ako ngayon kasi hindi ko alam talaga, first time ko gumawa at first time ko nilasahan yung ating abnoy. At ito yung kanyang sansawan. Gumawa ako ng suka na apple cider, garlic, at ating chili na ginawa last week. Kanina nag-iisig ako talaga guys na ayoko talagang tikman, parang magpapas muna ako sa tikimang portion. Pero syempre na-curious din ako kung ano ba talaga ng abnoy. Diba? Kunti lang. Yung wala munang suka para matikman natin. This is it. Pansit. This is it. Pansit. Amoy ko muna. Baho. Nag-glass yung amoy niya. Kasi yung una na binasag natin yung itlog kanina, pero hindi pa rin ako ganun ka-comfortable talaga na kumain. Anyway, para sa inyo, toast. Okay guys, sa unang bite 3 times na ninguya, para siyang normal na egg, pero habang tumatagal sa bibig mo, doon mo palang nalalasahan yung pinakabantot niya, yung bantot ng itlog. Yun. Hindi ko masasabi kung okay siya, pero mas less, yung una, worse, yung pagbasig natin ng itlog. Yung etong niluto na ay bad. At yung nilalasahan naman ay worse pa rin. Worse pa rin talaga. Tignan natin kung may suka. May aftertaste yung ano eh, yung abnoy. Kapag narunok na natin, meron pa tayong malalasahan na effect. Kaya nga aftertaste. Ito naman. Na may konting sili, garlic, apple cider. Ayun po tayo. Yes. Oh, meron pa rin. Akala ko wala na guys. Akala ko wala na tayong malalasahan na aftertaste. Meron pa rin. Pero hint na lang. Konting-konti na lang. Kasi nga may suka. Ayun po guys, hindi ko natitikman. Ayoko nang tikman. Kasi ayoko nang tikman talaga. Sa ibang lugar, gustong-gusto nila to. Like, syempre, yung sa iba naman din, ayaw ng balot. Ganun din naman sa ibang tao. So, eto, pass ako. Sa balot, pass din ako. Sa Pinoy, gustong-gusto ko yan, syempre. Yan po, guys. Thank you po sa inyo lahat. And kung meron pa kayong gustong request na katulad ng mga native or kakaiba na gusto nyong lutuin ko, please let me know sa comment box section. Bye-bye! Ayan po guys, kung gusto nyo ma-shoutout dito sa ating channel, pakitate na lang, shoutout para madali ko kayo makita. Ayan po guys, be safe, be healthy, and be happy. Bye guys! Bye!